Kung ikaw ay tatanungin, papayag ka bang ibigay ang password ng FB, IG, ng X, ng at TikTok? Ayan, nililinaw lang po natin yung X kasi para dun sa iba, hindi pa alam na yung Twitter ngayon, ang tawag na ay X. Ayan, pero baka kasi sabihin, baka bibigay mo yung number ng X mo dun sa jowa mo. Hindi po yun. X as in single, ano lang yan, letrang X, okay? Ayan, sabi ni Julius Encinares, yes, oo, ibibigay ko. If that is to prove my honesty, then why not? Kaya marami ang naghihiwalay eh, dahil sa mga may natatagong lihim sa social media ni cellphone, ayaw ipahawak. So transparency at showing ng pagtitiwala ay is the way. Yan pa rin yung best way to keep our relationship stronger. Yan po ang opinion ni Julius Encinares. Papayag siya. Sabi naman ni Ninang Jean Sheila, sabi niya, no, hindi. If you need to do that to validate your relationship, then you have serious trust issues. And if ever your partner forces you to give your password, it's a sign of an abusive and controlling relationship. Baka next time, hindi na lang password ang ipuwersa niyan sa'yo. Kahit may partner ka na, you are still entitled to your privacy and your partner should respect that. Oh, ito naman, sabi ni Rosalina Dalangin, okay lang po. May sarili naman siyang buhay. Hindi ko naman siya pwedeng diktahan sa lahat ng oras. Anong okay lang? Okay lang na hindi? Okay lang na oo? Oo, naibibigay yung Rosalina, ha? Ayan si Ana Maria Vicario, sabi niya, just as long as the word honesty and integrity is present. Oo. Medyo malabo rin. Hindi ko alam, ibibigay ba o hindi ang mga password. Ayan, sabi ni Jesse Zoleta, sabi niya, pwede. Kasi alam mong tapat ka naman sa sarili mo. It's her fault kung mag-cheat siya. Kahit ibigay mo, kung magloloko, magloloko pa rin yan. Yun lang. Sabi naman ni John Patrick Tumimbang, papayag ako para malaman ng karelasyon ko na wala akong tinatagong sikreto. Si Eleni Hunko, sabi niya, sa akin, hindi. Noon pa man, may kanya-kanya na kaming mga personal na social media accounts eh. At hindi naman po ako mabusisi. Malaking bagay na po yung tiwala sa isa't isa. Ayan, sabi naman ni Renny Boy Quejada, sa hindi. Hindi ko ibibigay ang password ko kasi syempre personal na yun. Kaya dapat doon lang yun sa original na nagmamay-ari at huwag nang hilingin o hihingiin ang password at email kung talagang may tiwala ka sa inyong relasyon ng partner mo. Yun. Sabi naman ni Pasiano Gallardo, surprisingly, medyo maikli ito, no? Compared doon sa mga nakaraan. Kaya sabi niya, kung ako ang tatanungin, hindi ko ibibigay ang password ng aking social media sa kahit sino, kahit pa nga sa karelasyon ko. Ang password ng aking social media ay pribadong impormasyon na dapat lamang ako ang nakakaalam. Ang pagbibigay ng password ay maaari magdulot ng mga panganib tulad ng pagkakompormiso ng aking mga personal na impormasyon at posibleng maabuso ang aking account. Mas mainam na panatilihing ligtas at pribado ang aking social media account. Ayan, at syempre, sabi naman ni Ken Bayona, depende sa sitwasyon, Kuya Puy. Kapag ka na makakalimutin ka sa password, gaya ng misis ko, ibinibigay niya sa akin yun para inote. Ayan, pero para sa akin, hindi na kailangan kasi hindi naman basihan ng tiwala ang pagbibigay ng password o paghingi ng password. Kapag gustong magloko, magloloko talaga yan. At kapag ka hindi, ay hindi naman din talaga magloloko. Ay Ken, parehas kami ni ano mo, no? Ni misis mo, makakalimutin sa mga password. ang galing ko rin dyan. Lalo na kapag ka nag-require, ano yun, yung 12 characters na dapat may uppercase, may lowercase, may numero, may ano. Pagka ni-require na gano'n, nagugulo utak ko. Parang simple lang naman. Walang problema sa akin yung paggawa. Ang problema sa akin, yung pagmemorya. Diba? Yun yung mahirap minsan eh. Okay, nagkaroon ka nga, meron ka ng account dito, meron ng ganun. Sige nga, buksan mo nga ulit pagkatapos mong i-log out.
forget password. Ang galing. Forgot password. Tapos sa matindi pa, doon sa mga security questions, di ba may ganun, para ibigay sa'yo yung ano, hindi ko rin matandaan. Hindi ko rin matandaan yung mga pinagpipipindot ko. Kaya hindi, uy, mahalaga yun, ha? Iti-take note ninyo, lalo na kung bago yung mga password, bago yung mga accounts. Opo, lalo na kapag kain sa bangko, sa mga importanteng mga, ano no, importanteng mga account, o mga password. O isulat nyo sa maliit na papel, tapos dapat maalala nyo rin kung saan nyo ilalagay yung papel na yun. Oo, para may babalikan kayo. Ino-note nyo lang rin doon. Okay? Sabi ni Janice Dagami, yes, ibibigay ko. Para sa akin, okay lang naman na ibigay sa partner mo bilang assurance niya or security rin. Kung wala ka namang itinatago sa kanya, bakit hindi mo ibigay, diba? Saka hindi naman porke hiningi niya sa'yo, wala na siyang tiwala sa'yo. Hindi naman sa lahat ng oras ay titignan niya yung account mo. So, there's no problem giving your password ng social media sa partner mo. Ayan, sabi naman ni Gaspar Baltasar, malaking hindi. Ano ko, baliw? Yun lang ang sinabi niya. Kathy Mangkognahan, sabi niya, yes, ibibigay ko. Diyan makikita kung gaano ka loyal at wala kang tinatagong sikreto sa isa't isa. Maganda ho na napag-usapan natin ito, no, mga kapatid. Dahil, eto, hindi naman sa binibigyan ko ng proteksyon kayong mga ayaw talaga at kahit pilipitin pa ang kamay, diba, ay hindi mo makukuha yung password ko, maghiwalay na lang tayo. Yan yung mga ganyan. I mean, it's not a question ng trust, diba? Hindi lang basta pagtitiwala ang kine-question dito. Alam nyo ba na meron tayong Data Privacy Act of 2012? Hindi lang po recent ito, ha. Nung 2012 pa ay meron ng ito yung RA 10173. Ayan, kung saan ay kahit pala yung partner mismo, okay, yung kahit yung partner, yung asawa, boyfriend o girlfriend, kapag ka pinilit ka na kunin yung mga password sa social media accounts mo, ay hindi ho basta pwedeng i-require yun. Okay, hindi nyo na pwedeng i-require na dahil girlfriend na kita o dahil asawa na kita, ay ibigay mo sa akin ang password ng social accounts mo. Ngayon, ilan po sa mga sinasaad dito, no, sa Data Privacy Act of 2012 ay yung baka nga humaabuso yung paggamit ng mga personal information o baka magkamali, di ba? At meron hong mga ano dyan, ano? Para ma-ensure yung security ng personal information ng tao. Kasi kung titignan ho natin ang karaniwan sa mga sinasagot natin kanina, ay hindi, kung tiwala naman at wala naman akong ginagawa sa kanyang masama, bakit hindi ko ibigay? Yun ka. Yun yung naiisip mo. Pero alam nyo naman na meron talagang ibang mga kahit mahal na natin ay lolokohin pa rin tayo at gagamitin pa ang mga social media accounts natin, 'di ba? Laban sa atin. O yun. Yun yun eh, kahit pa pure ang inyong intensyon at buong tiwala ang pagmamahal mo dun sa partner mo. Paano kung siya naman yung sabihin na nating abusuhin o maling gamitin, mali ang paraan ng paggamit or gamitin, 'di ba, sa hindi maganda ang social media account mo at yung pagkakakilanlan mo, eh papaano ka naman? Yun. Kaya hindi ho basta pwedeng i-require. Ayan, well, it's your choice. Ayan, pero bilang proteksyon ninyo at bilang maipangatwiran na lamang din, na meron hong Data Privacy Act of 2012 o yung RA 10173, yan na importante nga malaman ninyo. Hindi nga ikaw ang magloloko. Paano kung gagamitin ka naman ng asawa mo o ng girlfriend mo o ng boyfriend mo para makapanloko ng ibang tao? Ngayon, at masakit pa nga ikaw mismo, 'di ba? Ito na lang, ganito na lang ang isipin niyo, no, kahit sa mga bangko, kapag meron kayong joint account, 'di ba? Ang dami mga tatanong doon, hindi ka basta makakapaglabas ng kwarta. Lalo na kapag ka medyo malakihan na yung usapan, kapag ka kailangan ay dalawang signatories, dalawa kayong mag-asawa, ang magki-claim nun, dalawa dapat kayo
na nandun present kapag ka i-withdraw nyo yung account na yun. Pero kapag ka isa lang, nag-awa yung asawa eh, i-withdraw ko na yung ano natin, ha, yung joint account natin, hindi ho pwede yun. Basta-basta. Parang ganun din to. Hindi ka rin pwedeng maka-access basta-basta doon sa mga social media accounts ng iyong partner. Diba?